Hi guys! Welcome back again to my channel. At kung bago ka pala dito ay subscribe mo na yan at pindutin mo na din yung notification bell para lagi kang maging updated sa mga next uploads ko. At kung bago ka pala dito ay pwedeng-pwede kang sumali sa my GCash giveaway ko. At for today's video nga pala ay may panibag na naman po tayong loan application na susubukan at re-reviewin. Tingnan natin kung legit ba to na makakatulong sa mga nangangailangan ng pera or isa na naman pong loan shark. Kaya tara, samahan nyo akong reviewin tong loan application na to. So ito ay lagi ko na lang ding nakikita, kaya napilitan na din akong reviewin. At dito nga sa my loan application na to ay pwede kang manghiram ng 2,000 pesos up to 2. Isang ID lang ang kailangan. Ang loan terms ay 96 up to 365 days, hanggang isang taon mong babayaran. At zero transaction fee, 18 up to 49 years old. Mukhang maganda yung kanilang platform, pero huwag muna kayong mag-a-apply dahil lang sa mga magagandang loan information nila. So, subukan muna natin. Dahil yung iba dito, nagre-review ako tapos narinig lang nila na maganda. Hindi na nila tinapos yung video, kaya ayon, hindi nila alam na mataas pala ang interest at nagsisisi sila sa may huli. Kaya kung ako sa inyo, tapusin nyo muna tong video na to bago kayo mag-download. So ayun, i-install ko na. Pero bago ang lahat, ano nga ba muna itong loan application na to? So ito ay ang OKPeso. At nai-install ko na nga pala to. So syempre bago ang lahat, kailangan mo nang mag-login. So ayan, nag-login na ako. Nilagay ko yung code dito. Tapos chinek ko tong service agreement. Katunayan na nabasa natin at tumagree tayo sa kanilang platform. And next, ikiklik ko na tong continue. So dito meron na agad nakalagay na we need the following permissions to start your loan application. So ito po yung mga permission na kailangan nila. So ayun, continue na. So ayan, ito na yung kailangan nating sagutan. So sa may part 1, ayan, lagay lang yung first name, middle name, last name na makikita daw sa may ID na ipepresent mamaya. Tapos gender, birthday, email address, Facebook username. So ito, madalang lang ako makita na kailangan yung Facebook name. So ito, username, kailangan ding ilagay. Tapos alternative phone number. Optional lang naman to, pero based on my experience, lahat po na may optional pagka nilagyan mo din is mataas ang chance mo na maaprubahan yung loan application mo. At sa pangalawa naman is, ayan, current address, yung region, province, city. Tapos detailed address, itatype mo lang. And next, gaano ka nakatagal ditong nakatira? Sa baba, religion. So ito, napakadalang ko lang ding makita, pero hindi ko alam kung bakit kailangan ding sagutan or ilagay yung religion. So by the way, next is the marital status, housing status. Ayan, highest educational attainment. Pagka may mga araw na ganyan sa baba is may pamimilian ka dyan. At next, yung salary pay day. So yan, kung akin set katapusan, so piliin mo lang dito. So dito napapansin ko, ang konti lang ng mga kailangan nating ilagay na information. Kagaya na to, sa may contact reference na agad. So ilan ba ang kailangan nila? Tatlo lang. Okay? Mukhang maganda kasi tatlo lang yung contact reference na kailangan nila. At may nakalagay nga dito na note, pagka tatlo daw kompleto yung inilagay na contact references is mas mataas daw ang chance na maaprubahan. And meron ding naka-note dito sa baba na kailangan daw is correct lahat ng information na inilagay natin dito. At OKPeso allow permissions to access your phone book contact. Pwede nilang ma-access yung contacts natin sa may phone book. Kasi in case daw na hindi makapagbayad, so ayun, kukontakin nila yung mga contact references na inilagay mo, or pag hindi din yon na contact is pipili sila sa may phone book. So ayun, hindi naman daw nila yung kukontakin kung reachable naman yung phone number na in-register. So next, na yung pang-apat na agad, yung ID na. So ito po yung mga kailangan na ID. Ayan, UMI driver's license, SSS, passport, postal, PRC, national ID. At meron sila ditong second choice. Pero kung meron ka naman ng isa dyan, is okay na yon. So pag nakapili ka na ng ID, is ilalagay na yung number, ID number. And then, pipicturean na ng malinaw yung ID. So ayun, kiklik ko lang yung take a photo. So dito, ne-next ko na at pang last. So dito pala is nagpicture din ako na hawak yung ID. At make sure daw na laging readable yung mga information na nasa my ID para hindi ma-reject.
At dito, please wait. Ayan, your information is in progress. So, meron dito ang 10 seconds countdown. At ayan na, yung pinaka-last part. So, dito, ang binigay sa akin na credit for first-time user is 2,000 pesos. At ang pamimilian dito is 7 days lang. Kasi nga, siguro dahil baguhan pa lang. Dahil nga first-time user at pagka good payer, saka pa lang ma-unlock itong 14 days, 91 days, and 210 days. Siguro pataas ng pataas yung or pahaba ng pahaba yung loan period. Basta good payer. Inokay ko na to yung 2,000 and payment channel na agad. So dito, mamimili ko lang dyan kung saan ipapadala yung ilo-loan. Ayan, meron ditong bank, GCash at Paymaya. Meron din naman ditong M. Luillier at RD Pawn Shop. So dito sa may ibaba, meron ditong mga fees na nakalagay per category. So dito, syempre GCash, lagi namang gamit na gamit. So yun ang pipiliin ko. At dito naman sa may ibaba, ilalagay mo yung account. And eto na po yung pinaka loan computation, yung information ng loan mo, kung magkano ba ang interest, service fee at channel fee. So ito yung interest is 144 to 224. Service fee naman is 216 up to 336. At ang channel fee is 50 pesos. So ang pinaka total fee is 410 up to 610. At ang amount na mare-receive is 1,390 to 1,590. So yung interest fee daw ay malalaman lang pagka na-pass na or na-aprobahan na itong loan application. So dito lumalabas na ang pinaka matatanggal sa ating ilo-loan is 610. At ang mare-receive natin is 1,590. So medyo malaki yung matatanggal dahil kung kailangan natin is 2,000 pesos ay hindi natin to buong makukuha. At ang pinaka loan period sa mga unang user is 7 days lang. So short term lang po ang pagbabayad. Pero kung okay naman sa inyo to, so nasa sa inyo pa din po ang desisyon. Pero para sa akin ay hindi ko na ipagpapatuloy yung loan application ko dito dahil natataasan ako sa mga service charges nila. Kaya pala zero transaction fee kasi wala ditong transaction fee. Pero meron naman silang service fee at channel fee. So hindi ko alam kung para saan to, bakit may mga ganito pa. So yung iba naman pong loan application is wala namang ganito. So ayun, kayo na po ang magdesisyon kung gusto nyo pong ituloy yung loan application nyo dito. Kaya lagi ko sa inyong sinasabi na panoorin nyo hanggang dulo para malaman nyo kung buo nyo po bang makukuha yung ilo-loan nyo or kung may makakaltas nga ba na ganito. Dahil baka kasi akala nyo is buo nyo makukuha pero hindi naman pala. Magsisisi na lang kayo pagka na-receive nyo na sa may GCash nyo na hindi pala yun yung amount na niloan mo. Kaya ayon, lagi nyong babasahin lahat ng mga information yung details ng pinag-a-applyan nyo. So hindi dahil maganda yung kanilang ina-advertise ay maniniwala na kayo. So kailangan manood muna kayo ng mga loan application na review or basahin nyo yung mga review dun sa may application nila bago kayo magtuloy. At kung may gusto pa kayong loan application na gusto nga ipa-review is i-comment nyo lang dyan at re-review natin. So yun lang. Thank you for watching.